kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Israel, isang napakaliit na bansa na pinapalibutan ng mga bansang may hinanakit at galit sa kanila. Ilang beses nang sinubukan ng mga bansang nakapalibot sa Israel ang durugin sila, pero palagi nila itong natatalo dahil sa lakas ng kanilang estilo sa digmaan at sa lawak ng kanilang intelligence. Permanente ng kalaban ng Israel ang mga grupong suportado ng Iran na Hamas at Hezbollah. Rason para palaging may labanan sa Palestine at Lebanon na siyang strong hold ng mga grupo na ang nais mangyari ay ang burahin sa mapa ang lahi ng mga Hudyo para mapangalagaan ang kanilang nasyon at mga mamamayan. Ay panata na ng mga Hudyo na sisingilin ang kung anumang inutang sa kanila ng kanilang mga kalaban. Ito ay hindi sugal, kundi isang business opportunity. Mahigit ng 10 taon nag-ooperate ang kumpanyang SC Sports. Ngayon ay maaari na tayong kumita sa pamamagitan ng pag-invest sa mga proyekto na kanilang ino-offer. Paano nga ba ito gawin? Una, ay kailangang mag-register ka sa kanilang website. I-click lamang ang link na nasa baba ng ating comment section para makapag-register. Para makapag-purchase tayo ng ating investment, ay kailangang magkaroon ng kapital sa ating account. I-click lamang ang recharge button sa iyong account. Ilagay ang amount na iyong gagawing kapital. Piliin kung saan manggagaling ang iyong fund. Ganyan lang kadali at meron ka na kagad pang kapital. Ngayon, oras na para tayo ay mag-purchase. I-click lamang ang project button sa baba ng ating account. Pipiliin ko itong project sa Mexico. Sa presyo na 1,000 piso, ay kikita ako ng 184 pesos and 80 cents matapos ang 1 linggo. Sabay na ibabalik sa aking account ang halaga ng aking kapital na 1,000 at ang interest na makukuha ko na 184 pesos and 80 cents. Merong kontrata sa bawat project nating nabili. Kung gusto mo namang withdrawin ang iyong pera, ay i-click lamang ang withdraw tab sa iyong dashboard. Ilagay ang amount na gusto mong withdrawin at i-click ang confirm. Ganyan lang kadali, kaibigan. Importanteng maklik nyo rin ang contact info ng manager na si Jolie Kalida, para lubos niya kayong matulungan sa inyong mga katanungan at para magabayan para mas kumita ng malaki. Sa bawat perwisyo na ginagawa ng kanilang mga kalaban ay higit na mas doble ang ginaganti ng Israel sa kanila. Panandalian lang ang itinatagal ng bawat leader ng grupo na kumakalaban sa Israel dahil sa sila ay isa-isang itinutumba, at kahit pag gumasta ng napakalaking halagang Israel ay hindi ito nanghihinayang para lamang mapulbos ang kanilang target. Ilang milyong dolyar na ang halaga ng missile na ibinagsak ng Israel sa leader ng kalaban. Basta't matukoy lang kung nasaan ito nakapwesto, ay tsak na may kalalagyan ito. Palaging apektado ang ekonomiya ng bansang nadadamay sa gera dahil sa hindi tiyak na seguridad sa kanilang bansa. Palaging may evacuation na nangyayari sa mga foreigners na nagtatrabaho sa bawat panahon na sumisiklab ang gera. Ilang beses na rin sinubukang magkaroon ng negosasyon, pero paulit-ulit lang naman ang nangyayaring labanan. Palagi na lang ang Israel ang pinapakiusapan ng ibang bansa na tigilan na ang pagpapabagsak ng malalakas na missile sa kanilang mga kalaban, pero bakit hindi nila magawang mapatigil ang ginagawang opensiba ng mga kalaban ng Israel na siyang palaging nag-uumpisa ng gulo? Rason para balikan sila at durugin ng mga Hudyo. Noong nakaraang taon ay sinalakay ng Hamas ang teritoryo ng Israel at pinagdudukot ang mga residente nito. Rason para bakbakan ng Israel ang Gaza, kung saan doon nagtatago ang mga gumawa ng gulo. Pinulbos ng Israel ang lugar ng kalaban hanggang sa halos maubos na nila ito, hanggang sa pumasok na naman sa eksena ang Hezbollah. Kahit na makailang beses na silang binalaan ng Israel na huwag sumali, pero sadyang matigas ang kanilang ulo, kung kaya't pudpod na naman ang kanilang leader na si Nasrallah. At dahil dito ay ipinaganti ng Iran ang pagkatodas ng leader ng kanilang suportadong grupo. Pinaulanan nila ng missiles ang Israel, pero sa tulong ng Estados Unidos ay nasalagang halos lahat na kanilang pinakawalan. Ngayon,
ay siguradong gaganti ang Israel sa ginawa nila. Pero ang problema ay gustong kontrolin ng ibang nasyon ang desisyon na ito ng mga Hudyo. Kahit pa kaalyado ng Israel ang bansang France, ay naging nakakagulat ang pahayag ng presidente nitong si Emmanuel Macron. Gustong ipatigil ni Macron ang pag-supply ng armas ng ibang nasyon sa Israel para sa kanilang laban sa Hamas at Hezbollah. Pinanatan din ni Macron ang desisyon ni Netanyahu na magpadala ng mga sundalo sa Lebanon para durugin ang Hezbollah. Isang political solution daw ang dapat na mangyari at hindi ang ginagawang kiyera ni Netanyahu. Nang makarating ito kay Netanyahu, ay kaagad itong nagpalabas ng kanyang pahayag kung saan ay inaddress niya talaga ito sa presidente ng France na si Emmanuel Macron. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Klaro ang mensahe ni Netanyahu, may suporta man o wala mula sa mga bansang kaalyado ng Israel, ay paniguradong mananalo raw silang mga Hudyo. Kahit tumigil man ang Israel sa kanilang opensiba sa Hamas at Hezbollah, ay siguradong babakbakan at babakbakan pa rin sila ng mga ito. Dahil sa isa lang ang gustong mangyari ng Hamas at Hezbollah, ito ay ang kagustuhan ng Iran na mabura sa mapa ng Middle East ng Israel. Palagi na lang ang Israel ang kanilang nakikitang aggressor dahil sa mas malakas ang kanilang mga armas. Pero hindi nakikita ng iba na tahimik naman ang Israel kapag hindi sila inuunahan. Karapatan ng kahit na anumang nasyon ang depensahan ng kanilang bansa at mga residente laban sa kahit na sinumang magdadala ng gulo sa kanila. Karapatan rin ng kahit na anumang bansa ang habulin at baragutin ang kahit na sino na nakagawa ng matinding kasalanan sa kanilang nasyon. Hanggat may galit ang mga bansang nakapalibot sa Israel, ay siguradong walang katapusang labanan ang mangyayari sa lugar nila. Ikaw, pabor ka bang huwag suportahan ng Israel para sa kanilang laban sa Hamas at Hezbollah? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.